Yung Libdong Lab kasi ay inspired nung mga project sa UP Dulaang Laboratory, talaga siya nag-umpisa. So ito yung student arm ng Dulaang UP. Yung mga magti-thesis o kaya special project. So hindi kailangan thesis talaga, kunwari acting or directing. Dito inilalagay sa umbrella org na ito. At nataon na nung nagko-conceptualize ako ng book, nakatatlong production na kami na naitanghal na sa UP Dulaang Laboratorio. At may nagpayo lang din sa akin na yung mga kaibigan na, kunwari kung maglalabas ako ng libro ng mga dula, baka mas mainam na may isa ka idadagdag, isa o dalawa na hindi pa nasubukan. So sa usapin ng topic, sila kasi nagtatakda. So nagsimula bilang isang absurdist na play. So yung sa elevator action yan na pina-adapt. Tapos nagkaroon ng isang galing kay Breck, na sikat din na writer, na medyo pa-absurd din, medyo political. Tapos may nagpasubok din ng isang classic na text, yung sa Trojan Women. So sila yung pumilang lahat ng yung pinagsama-sama. Nasubukan na, mas ganoon yung premise, na since may tatlong nasubukan na, na pwedeng masubukan uli ng mga bata, maglagay ako ng isa pang hindi nasusubukan para na, para doon sa mga babasa na makikita ito, baka willing silang sumubok ng hindi pa nasusubukang material. Ito yung pwede nilang pagpilian. Well, siguro yung isang, hindi naman misconception, pero usual notion nila sa translation ay yung direktahang translation lamang ang maaari. Pero naranasan ko sa pagsasali ng dula, mas may espasyo sila para sa adaptasyon, o yung magsasaling ka ng maluwag na maluwag, yung halos gumagawa ka na minsan ng bagong akda. Para sa ibang mga guro, pinipili nila ito kasi imbawa ako bilang writer, nakakapagpasok ako ng mga paksa gaya ng extrajudicial killings, saka yung enforced disappearances na importante sa akin na paksa, tingin ko importante yung talakayin. At nagagawa lamang ito matalakay kung yung material ay hindi mo lang basta-basta sasalin sa Pilipino, kundi gagawa ka ng parang version ng original pero may insertions ka rin ng mga ganong paksa. At sa maraming pagkakataon, nakakalusot ito. At yun siguro yung gusto kong ibahagi sa mga nagsulatin at nagsasalin ng nandula, na pwedeng maging matapat na matapat pero minsan may lugar din para maglaro yung tagasalin at mandudula. At ayun nga, maraming exciting na nangyayari kapag hinahayaan kang maglaro. Hindi siya palagi, pero kapag binigyan ka ng pagkakataon, ang daming nakakatawang bunga yung exercise at yung pag-explore na ito. Yeah. Sa pagsasalin ng dula, minsan may lumalabas na ang tawag ay refraction o rewriting. Hiram ko dun sa, hiram ito sa scholar na siya, Andre Lefevre pala. At yung idea ng refraction, minsan ay gumagawa ka na ng halos muling pagsulat nga o rewriting, na ang layunin ay, yun nga, may sinusulong minsan na advocacy ang isang writer, at sa ilang pagkakataon gagamit ka ng material na existing na pinagsasama mo yung existing works saka yung sarili mong advocacies para gumawa ka ng trabaho na parang luma pero parang bago din. At kaya siya yung refraction, kasi madalas lumilis ka dun sa forma saka sa paggamit ng original, pero may nananatili mga bahagi nung orig, at kasabay nun ay nagkakaroon ka ng pagkakataon para ipakita rin yung ano yung mahalaga sa'yo bilang writer sa usapin ng form, sa usapin din ng paksa. Halimbawa sa kaso ko, marami sa mga trabahong ginawa ko dito sa lab ay may papunta sa direksyon ng nagpapatawa o humor. Minsan wala yun sa original na akda, pero dahil nga pwede naman palang baliin ng kaunti, nalilihis ko papunta sa pagpapatawa, absurd ng pagpapatawa. Tapos natatalakay ko yung mga paksa na importante din sa akin. At tingin ko, yun nga, dahil nasubukan naman to sa ibang mga palabas, base sa reaksyon ng mga tao, minsan may mga review din ng mga dula, parang gumagana naman siya kasi nagkakaroon siya ng bagong pag-intindi dun sa material, na nadadagdag nila dun sa ano yung pagkakaunawa nila dun sa dati o dun sa original na teksto ng dula. Interesting tong mga trabaho sa lab kasi ito yung mga pinakaunang trabaho ko na pumasok ako sa pagsasalin ng dula. At yung experience ko sa mga unang pagsasalin ng dula ay mabait yung aking mga nakatrabaho, dun sa sense na hinahayaan nila ako mag-explore ng malayong malayo na dun sa original. At dahil doon, nagbunga ito ng mga klase ng teksto na sa usapin ng topics o paksa na gusto ko.
lumalabas talaga yung mga gusto ko bilang writer at nagbunga siya nga ng mga positibong pagbasa sa kapagtanggap sa mga nanonood, sa mga nag-review. Siguro yung kailangan lang din bantayan ng mga tao sa hinaharap, yun nga yung sa linya ng pagsasalin ng dula. Minsan, kung gusto mong gumawa ng sobrang decent o bago na gawa, doon tayo magkakaproblema kasi hindi ka napapayagang maging maluwag na maluwag. Kailangan mo nang sumunod doon sa pagiging matapat na matapat sa teksto kasi nga bawal baguhin. So natao na dito sa mga tekstong isinalin, una sa lahat yung iba, mga luma na, medyo classic na, mas may espasyo para maglaro. Saka naging magandang pagkakataon din to para madiscovery ko rin kung ano yung mga paksa na importante pala sa akin. So yun din pala yung nagagawa ng pagkolekta ng mga trabaho mo. Nagsimula kasi ito na paisa-isa lang, gusto mong tumulong sa mga estudyante pa sa kanilang project. Pero nung nagsimula nang dumami yung trabaho, doon mo ma-realize na may pagkiling pala ako sa ganitong klase pagtatalakay. Importante pala sa akin yung pagtalakay na kahit anong mangyari, nakaugat sa mga issue na importante sa bansa natin. Specifically yung enforced disappearances, extrajudicial killings, paulit-ulit pala akong may ganong klaseng interest na pagtalakay. May interest pala ako sa paggamit ng pop culture sa Pilipinas bilang device, saka bilang material din sa mga dula. At importante din sa akin yung pagpapatawa na may konting sundot ng pagpuna dun sa mga isyong politikal. Na pagtagumpayan ko naman, tingin ko dun sa unang tatlong trabaho na isang entablado, tapos pa dun sa isang hindi pa nasusubukan, isa siyang parang healing, parang dasal na kung sakaling maisa sa entablado ito, maging parehas din yung reaction ng mga manonood, saka yung mga estudyanteng magiging bahagi ng produksyon. Well, yung isang hindi ko nabanggit ng mahaba dito ay yung pagsasali ng mga dula para sa mga school projects, sa mga thesis ng mga estudyante. Eventually, naging daan din siya para makilala ko bilang isang tao na kayang gumawa ng mga full-length na dula na kakatawan halimbawa sa universidad. Noong 2013 halimbawa, dahil sa nagsalin ako nung kay Brecht, noong may thesis yung mga kaibigan ko na sina Merinor sa kasi niya Francel na magtatapos noong 2013, nagbunga ito ng pakipag-usap sa akin na Professor Jose Estrella na subukan gumawa ng version ng Ibong Adana. At ito yung naging season opener noong theater season ng Dulang UP noong 2013. At ayun nga, gano'n man ka masalimot yung proseso, nag-adjust din kasi ako dahil nga nasanay ako na student plods muna. Iba din pala yung requirement ng academic theater doon sa theater na academic din, pero naka-disenyo siya para ibenta sa mass audience. So nahirapan ako ng konti, pero marami din ako natutunan. Tapos nabukas din yung pintuan sa akin sa pagsusulat ng mga dula na hindi lamang pang school project, kundi pang representative pang katawan sa universidad. At pagtagal, nagkaroon na rin ako ng confidence saka tools din siguro, skills para gumawa ng aking sariling mga dula. Kaya natutuwa ako na nagsimula ako na gumagamit ako ng trabaho ng iba, tapos ginagamit siya para sa classroom requirement. Pero noong nagkaroon na ako ng kasanayan, kaalaman, ay nagamit ko ito sa aking mga sariling proyekto. Yun din nga siguro yung napapahalagaan ko dito sa librong ito na gusto ko ipakita na habang ang intention ko ay magturo sa mga estudyante, sa totoo lang, natuto rin ako talaga ng mga kaalaman at kasanayan sa pagtatanghal ng isang produksyon na kahit ano mangyari, kaya rin siguro masaya, saka masalimut ang trabaho sa teatro. Lagi kang gumagawa na hindi mag-isa. Lagi kang may kasama dito. At sa ilang pagkakataon, mahirap siya. Pero sa pangkalahatan, yun nga yung binabalik-balikan ko dito na kahit anong problema yung makaharap mo sa proseso ng pagsusulat mo na papel papuntang entablado, lagi pa lang may kaakibat ka, lagi ka may katulong, at dapat hindi makalimutan ng nagsusulat sa dula yun. At yun yung napapahalagan ko hanggang sa ngayon, kasi hanggang sa ngayon gumagawa pa rin ako ng mga bagong dula na adaptasyon saka original din. Yung naiambag siguro ng pagsasalibro ng mga dulang ito ay yung pagkakataon sa mga mag-aaral, sa particular na yung makadiscover siya ng mga bago nilang pagbasa sa mga teksto. Kahit na ayoko,
dating yung punto na yung mga kwento ng mga piyesang ito ay magiging dated, magiging luma. Imbawa yung isang piyesa dyan na mahal yung pamagat, nagsimula siya yung bilang pagbanggit lamang sa extrajudicial killings and forced disappearances. Pero yun nga, may mga sumubok na basahin muli yung piyesang ito at maglapat ng kailang sariling version. At yun yung kinatutuwa ko dito na mula nung malimbag itong libong ito, may mga sumasangguning mga guro saka mga estudyante na inisip nilang muling itanghal itong dulang ito. At yun nga, lagi siya nakakanap ng ano ba yung pwede nilang idagdag, ano ba yung mga problema sa eskwelahan, sa kasabayan, sa kailang pagtingin na pwedeng ipasok dito. Natutuwa ako na nagkaroon ng pagkakataon na malagay ito sa papel para yun nga yung punto lang na kapag may mga tao naghahanap ng material na gusto lang isa entablado, natin na siya agad, accessible na siya, at pwede nilang talakayin muna bago nila itanghal. At tingin ko laging ano yun laging mabunga yung ganong klaseng pagkakataon na meron na silang material na maaaring puntahan, isang guni, nasubukan na, kaya meron ng ilang mga tala kung ano yung mga napagtagumpayan, ano yung mga di masyado nagtagumpay. Lahat yun ay magagamit na para gumawa ng bagong material din na angkop sa kanila. At okay din na, ayun, magbuhay pa naman ako, malusog pa ako. At yung nangyayari ngayon ay, habang binabasa yung libro, minsan ako contact nila ako sa Facebook o sa Messenger. At nagkakaroon uli ng pagpapayaman noong pag-uusap ng kul dun sa material yung dula. At tingin ko, yun nga sabay din akong nakakapagturo at nakakadiskubre ng mga bagong pagtingin dun sa material. Yun talaga yung masaya na nadiskubre ko sa pagsulat saka sa paglawak sa tula, na laging may espasyo para makadiskubre ka ng bago. Tapos kung may pagkukulang o may nakita kang butas dati, laging may puwang din para ayusin mo iangkop at maging mukhang bago ulit yung dati mong sinulat na tingin mo minsan na paglulumaan. So laging may chance at pagkakataon para mag-update. Well, yung pwede sila mag-look up tungkol doon sa theory on systems, yan, saka yung nga yung rewriting, yung kay Lefebvre, na basta yung idea ay ang pagtingin sa pagsasalin ay hindi naman usapin ng tama o mali, pero nandun na siya sa pagtingin na may trabaho na tayo at may umaandam ng mga proseso ng pagsasalin, at pagtingin mo yung output o yung product ay may makikita kang mga pagtingin, mga pananaw tungkol sa ano ba ang pinapahalaga ng isang writer o translator sa kanyang buhay at sa kanyang advocacy bilang writer at translator. At tingin ko yun ay isang maganda at positibong pananaw tungkol sa pagsasalin, kasi hindi ka na naghahanap ng mali, kundi naghahanap ka ng ito yung produkto, tapos ito yung mga paliwanag o kaligiran o context kung bakit siya naging ganito. At dahil doon, magkakaroon ka na mas malalim na pag-unawa dun sa paano ka gumagawa ba ng mga cultural product sa isang lipunan. At ganoon naman din yung naranasan ko dito sa paggawa ng mga proyekto na parang dula, parang pagsasalin na pinagsama mo. Na yun nga, may mga maluwag, may mga pwede at bawal, pero sa uli, lahat ng ito ay pwede mo tingnan bilang statement sa ano ba ang akadim sa ngayon, ano ba ang pananaw ng mga tao sa paggamit ng sariling wika. At syempre, may patungkol rin yan sa mga pagtingin natin sa ano ba yung bayan, paano ka ba nagiging makabayan, sa kanilang mga importante o hindi sa iyo bilang bahagi ng isang lipunan. Kaya yun nga, maraming pwedeng puntahan sa pag-aaral sa pagsasalin. Okay, so yung bahaging ito ay mula sa Dulang Mahal. So ito ay nagsimula bilang pagsasalin dapat ng Trojan Women. Tapos yun nga, nilaro pa na ng sobra-sobra at naging parang bagong dula na siya. So ito yung bahagi na nagkukwento yung karakter na si Ina tungkol sa konsepto niya lang noon na hindi niya maintindihan o matandaan. Ang mundo ng noon, walang tiyak na edipisyo, walang tiyak na pananda. Walang iisang palasyo o sambahan, walang iisang tribo o pangalan. Ay, bakit hindi ko maipinta ang kabuuan? Walang larawan o mukha, pero naroon ang mga kwento. Isa siyang sambayanan ng mga salaysay. Itatala ang kanyang rikit at kahusayan sa mga aklat ng kasaysayan, pero hindi doon nagtatapos ang kanyang halaga. Ang mga aklat ng kasaysayan, ang kanilang mga kwento. Alam ba ninyo ang pakiramdam na matakam sa pagkain o humanga sa makulay na tanawin ng isang lugar na hango sa mga aklat o sa salaysay na mga minamahal?
At ang pakiramdam ng unang pagkakataon na matikman ang pagkain o makatapak ka sa mismong lupaing dati tumakam at itinaguyod lamang sa imahinasyon. Ang digmaan, hindi ako malay sa kakampiyon at kaaway kung sino ang sumakop at sino ang nilooban, kung saan nagsimula o kung paano natapos, kung natapos man. Pero alam ko, natatandaan ko, ang sigaw ng taong sinusunog o hinihiwa ng punyal o espada o sibat, ang lansa ng tahanang nagbaha sa dugo, ang iyak ng mga sanggol na naiwanan ng kani-kanilang mga magulang, ang panggagahasa, ang pagpunit ng mga laman at kaluluwa, ang pag-iwahiwalay ng mga pagkatao sa iba't ibang panig ng daigdig, naririnig at nadarama ko sila. Napakatagal ng panahon, hindi ko matandaan ang umpisa at katapusan, 10 taon, 15, 20, ikinahihiya akong hindi ko matandaan at maipinta ang buong larawan. Pagkukulang ko, patawad, ang hindi magagap ang kanilang mga pangalan. Pero batid ko, natatandaan ko, na sa mundong aking pinagisnan ay may halaga ang bawat pangalan. Ang bawat nilalang na inang kinandigmaan ay kinikilala, binibigyan ng ngalan ang mga puntod, binibigyan ng marangal na ritual at marangal na himlayan. Sila'y mga tao, may kasaysayan at may mga ugnayan. Kinikilala ang kanilang pangalan, ang kanilang salaysay, taon-taon sa mga ritual ng pag-alala, pagkat dapat silang alalahanin, dapat silang manatiling buhay.